yung lumabas na namang fake news about Omicron na ano ba yun? 25 seconds lang daw, mahahawa ka na. Ma'am, pwede ba kayo nang mag-clarify nitong fake news na ito at ano ba dapat malaman ng tao? Yes, sir. No? So, kahapon po lumabas yung sinasabi natin na parang media card na sinasabi that Omicron, highly transmissible. May mga segundo na sinasabi na kung paano ka mahahawa, gaano ka bilis. Sinabi rin dyan na kapag ka tinamaan ka, maaari maging severe or fatal. Sinabi rin na kailangan lagi ka na magmask kahit sa bahay. No? So, atin pong pinapulaan ang lahat ito. Unang-una, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, all the evidence right now is evolving. Wala pa hong completed evidence as to the characteristics of Omicron. But one thing that we can tell you, unang-una, it is milder than the Delta variant when we compare to Delta variant. But of course, if there are a lot of people getting sick because of Omicron, ma-overwhelm din ang ating healthcare system. Pag tinamaan din po yung mga hindi bakunado o kaya yung mga vulnerable, maaring ma-hospital pa rin po sila. Pangalawa po, yung sinasabing fatal and severe, huwag ho kayong maniwala dahil po nakikita naman ho natin sa atin po mga datos ngayon, hindi po siya mas fatal, hindi po siya mas severe kumpara sa Delta situation natin noon. Mas mild po siya, pero kailangan syempre mag-iingat pa rin po tayo. One of the implications of this kind of information na false, nagkakaroon po ng panic ang mga tao. Natatakot po sila with this kind of information na binibigay when in fact it's not even based on evidence. So kaya po natin pinabulaanan ito.